teacher. So, ngayon, hukam natin. So, ngayon, magbibigay lang naman ako ng 10 signs na may crush sa'yo ang crush mo. So, ano nga ba yung mga 10 signs na may crush sa'yo yung crush mo? Di ba nararanasan natin sa mga pagka nagka-teenager tayo, yung teenager tayo. Ako naranas ko ito nung high school lang. Nung high school ako, kasi hindi naman ako nakapag-college dahil sa financial na rin. And, maaga ko nakakilala yung aking forever. So, number one, nagkakahiyaan kayo sa isa't isa. Yan ang sign ng number one na crush ka ng crush mo. So, yung tipong pag nagkakasulubong kayo eh, nagkakahiyaan kayo. Diba? Ganun naman. Kahit naman ako nung high school ako, pag may crush ako, nahiya ako. Tumitingin ako sa saan para hindi ko lang siya makita. Next, number two, switch siya sa'yo kapag kayo lang dalawa. Yung kahit sa text lang, yung sa text lang na switch siya sa'yo. Pag kunyari, magta-text siya sa'yo na, ay, ang ganda mo. Pero ang masaklap lang doon kung sa dulo ay may joke. Kasi yun yung pagpapalanin ng, parang pagpapapansin na rin, ganun, di ba? So, tip number 3. Lagi kanyang inaasar o kinukulit. So, kagaya itong aking baby, inaasar. Ate, doon ka mo. Gusto niya sumali sa vlog. So, lagi yan. Kahit sa, sa pagdating sa, pagdating ng school, di ba? Aasarin ka niyan. Talagang gumagawa sila ng paraan para maasar, masira ang araw mo sa pang-aasar ni Lassie. Kasi niya papansin di ba? Hindi kanya papansin eh. Hindi niya mapapansin yun kapag hindi kanya pinapansin. Ate, doon ka mo. So, number 4. Madalas kayong magkulitan. So, para din yung sa number 3, ganun. Parang ganun din yung sa number 3, lagi kayo kanya kinukulit. Yung number 4 kasi, yung pang-asar niya is meron ng halong violence. Minsan, di ba kapag di ba, parang komportable ka na kayo sa isa't isa, yun, mga ganun. So, pag inasar ka niya, sabi, ano ba? Ganun, may mga kampasang nagaganap, pero hindi naman talagang totally na sobrang, sobrang sakitan na talaga, hindi ganun. So, tip number 5. Lagi kanyang nilalapitan. Yung pasimpleng umupo sa tabi mo, yung mga ganun ba sa school niya, nag-iisa ka bilang tatabi sa'yo, ganun, tapos yung talagang gagawa siya ng eksena para mapansin mo siya. Yung, basta kunyari, asarin ka niya, tapos kailangan, yung parang gagawa talaga siya ng paraan. Parang, hinayon. Ang gulo mo, eh. Number 6. So, nababad trip siya sa'yo ng walang dahilan. Kasi, baka naman, kunyari, may nagawa kang something na nagselos siya, pero hindi niya sabihin kasi iba nga nahiya. Feeling niya lang yung na nahiya lang siyang aminin na nagsiselos siya. Pero yung mga babae kasi bigla na lang din yung nagagalit. Ako, sasawa ko. Pag bigla na lang ako nagagalit sa kanya kasi yung pala eh, meron na rin ako gusto sa kanya. Kasi dati nung high school kami, husband ko, talaga siya yung, alam mo yung tropang likod kong tawagin nung high school? Yun sila yun. Kaya ako, katungkulan ko naman sa school is, ako yung secretary. So, ako lagi yung nag-check ng mga attendance, mga ganun. So, yung husband ko, pag hinahanap ko siya, nandun lagi siya sa mga tropa niya yung dulo. Wala silang ginagawa, kaya lagi ako nababad trip sa kanya. Yun palang ibig sabihin ng the more you hate, the more you love. Ganun, okay. Sorry. Number 7. Lagi kanyang tinatawanan. Isa rin yung sa pagpapansin. Kunyari, nadapa ka, tatawa siya. Hindi ba nakaka-insulto? Nadapa ka na nga, tatawa na ka pa. Ako na inis ako gano'n. Parang yung napahiya ka na nga, tatawanan ka pa din. Pero parang hindi nila yun para mag-asar. Number 8. Laging nakikibalita kung ano ang lagay mo. Yun, kunyari, mag-send ka ngayong araw. So, tatanong yan sa mga kaibigan mo na, bakit ko asin siya ganito lang niya? Ano na niya sa kanyang gano'n? Yun. Isa rin siyang sign na ang may crush sa'yo ay crush mo. Crush ka din. So, number 9. Lagi kayong nagkakatingin na hindi sinasabi. So, yung madalas, di ba? Kunyari, pag yung crush mo, syempre, titingin. So, di ba, maano ka sa kanya, yung bigla ka na lang titingin ng palihim, pero biglang titingin din siya. So, yun, magkakano yung mga tingin. Parang mailang na lang kayo na parehas kayo nagkatinginan, ganun. And the last but not the least is concern siya sa'yo. May times na
Minsan kasi yung ibang lalaki pa hard to get din, eh. Kakainis din. Gigigil din ako sa mga ganun. Pero ang importante dyan, eh, may concern na siya sa'yo. Concern siya sa'yo. So, doon mo malalaman talaga na magka-crush ka yung dalawa. Crush mo siya, and then crush ka din niya. So, yun lang naman ang aking 10 sign na may crush sa'yo ang crush mo. Parang nabubulol ako bagbig kasi. 10 sign na may crush sa'yo ang crush mo. So, yun lang po ang aking vlog for today. So, sana po eh nagustuhan niyo ang aking munting. May sumisili pong bato. So, next tomorrow ulit. So, bye-bye. Good night, everybody. Please subscribe my channel. And bago pa lang po ako, kaya hindi ko pa masyadong nakakapatong YouTube. So, sana po, i-subscribe niyo po ako and mapanood niyo po ang aking YouTube channel. Thank you. Bye-bye. Wait lang, hindi pa natakot.